si client na nagpa-reserve at hindi na niya itutuloy ang kanyang in-avail na unit, makukuha pa ba niya yung paunang bayad na binigay niya? Magandang araw! Welcome po sa aking YouTube channel. Kung ikaw ay first-time viewer, maaaring i-click lang ang subscribe button at i-hit mo na rin ang bell button para ma-notify ka sa mga susunod ko pang videos. Si client na nagpa-reserve at hindi na niya itutuloy ang kanyang in-avail na unit, makukuha pa ba niya yung paunang bayad na binigay niya? Sa videong ito, pag-uusapan natin kung refundable ba ang reservation fee na ibabayad mo kapag ikaw ay nakapag-avail ng unit sa isang subdivision. At bago natin sagutin ang tanong na iyan, alamin muna natin kung bakit need ng reservation fee kapag ikaw ay nag-a-avail ng unit sa isang subdivision. So, syempre, importante ang reservation fee dahil number one, ito ang proof na ikaw ang nagmamay-ari initially ng unit na ipinareserve mo. At syempre, number two, gagamitin ito ni developer para sa pagpuproseso ng unit na in-avail mo. Nasa magkano ba ang halaga ng reservation fee na kailangan mong bayaran? So, magkakaiba ang amount na kailangan mo i-provide kapag ikaw ay magpapareserve ng unit na gusto mong i-avail. Unahin natin sa mga row houses. So, makikita nyo sa inyong screen ang itsura ng row house. So, ito po yung one-story house na medyo mas affordable na unit. So, kapag ikaw ay magpapareserve ng row house at ang napili mong unit ay inner, ng ating townhouse ay nagkakahalaga ng 6,000 pesos ang regular reservation fee kapag inner unit ang ia-avail mo. Kung ikaw naman ay nagbabalak na mag-avail ng end unit or corner unit, kailangan mong mag-provide ng 10,000 pesos. Pero ito ay ang mga regular amount ng reservation fee ni New Apex Homes. At dahil ngayon, nagkaroon sila ng half reservation fee promo. Kung inner unit ang ipapareserve mo, 3,000 pesos ang kailangan mo i-provide. At kapag end or corner unit naman ang kailangan mong i-avail, kailangan mong mag-provide ng at least 5,000 pesos. At syempre, papaalala ko sa iyo,
yan ay promo lamang. So, ang promo ay syempre may umpisa at merong ding end ng date kung kailan applicable ang promo. So, ang regular reservation fee for inner ay 6,000 at ang regular reservation naman para sa end at corner units ay nasa 10,000 pesos. Sa mga ibang developer katulad ng Bria Homes, last 2019, ang kanilang reservation fee para sa inner unit ng townhouse ay nagkakahalaga lamang ng 5,000 pesos. At kung ang gusto mo end unit, kailangan mo lang ng 7,000 pesos para may reserve mo na ang end unit ni Bria Homes. Yun nga lang, ngayong 2020, nagkaroon sila ng new standard amount para sa reservation fee regardless kung inner or end unit ang i-avail mo. At ang bago nilang reservation fee ngayon ay nagkakahalaga ng 10,000 pesos. So, nasa sayo kung gusto mo ng inner unit or end unit, kailangan mong mag-provide ng 10,000 pesos. Kay Lumina Homes naman, ay same pa rin katulad ng dati, pag townhouse, kailangan mong mag-provide ng 5,000 sa inner unit at kailangan mong mag-provide ng 7,000 reservation fee para naman sa mga end units. May ilan naman pong mga developer, kahit townhouse ang iyong i-avail, kailangan mong mag-provide ng at least 15 to 20,000 para makapagpa-reserve ka ng townhouse. Kung ikaw ay nagbabalak na makapag-avail ng single attached o single detached man yan, kailangan mong mag-provide ng at least 20,000 up to 50,000 reservation fee. Halimbawa, gusto mong mag-avail ng single attached kay Camellia Homes, kailangan mong mag-provide ng 40,000 para makapagpa-reserve ka ng single na unit na gusto mo. So, nakadepende pa rin kay developer kung nasa magkano ba ang reservation fee na dapat i-provide ni buyer. So, sabi ko nga kanina, kailangan mong mag-provide ng reservation fee kung gusto mong makapag-avail ng unit. Dahil nga ito ay proof na ikaw ang nagmamay-ari initially ng unit na ipapareserve mo. Ang reservation fee ba ay ileless o kasama na sa total contract price? Ang sagot dyan ay oo. So, ang reservation fee ay ibabawas sa total contract price ng unit na i-avail mo. So, ngayon, sasagutin natin ang katanungan kung ang reservation fee ba ay refundable. So, gusto kong ipaalam sa inyo na ang reservation fee kapag ikaw ay mag-avail ng unit sa isang subdivision ay hindi na po pwedeng i-refund. So, uulitin ko, ang mga reservation fee na pauna mong bayad kapag ikaw ay nag-reserve ng iyong unit ay hindi na po maire-refund. Reservation fee is non-refundable. Reservation fee is non-refundable. Reservation fee is non-refundable. So, ang policy naman na ito ay idinidiscuss once na ikaw ay nag-avail at nagpa-reserve at ipinroseso na ang pagpapareserve mo. So, ngayon, ito ang tip ko sa'yo. Bilang isang ahente, ang tip ko sa'yo ay alam naman natin na bawat sentimo ng ating kinikita ay napakahalaga. Kaya kung ikaw ay mag-a-avail o nagbabalak na makapag-avail ng unit sa isang subdivision, kailangan mong alamin kung saan ka mag-a-avail, kailan ka mag-a-avail, at kung ano ang iyong i-a-avail. So sana nakatulong ang video na ito para sa pagdidesisyon mo kung kailan, saan, at kung ano ang dapat mong i-reserve na ayon sa iyong budget. Maraming salamat sa iyong panunood hanggang dulo ng aking video.
Muli, ako po si Timberly Di Miguel, isang public school teacher at isang licensed real estate salesperson na naniniwalang kung may pangarap, may aksyon, siguradong may tagumpay. Thank you and God bless.